Hello everybody. So today, tuturuan ko kayo paano ba natin maiiwasan yung heat stroke sa ating mga alagang rabbit kasi summer na and sobrang init. So napakadelikado sa alaga natin lalo na yung mga makakapalang balahibo tulad yan si Mila. So currently pregnant pa yan. So si Mila, so ang due date niyan is April 7. Pero mga pag 25 days ano niya, sa Sabado yun, lalagyan ko na siya ng nest box kasi first time niya and first time ko din mag-alaga ng rabbit na buntis. So sana maging successful yung panganganak niya. So kung mapapansin nyo yan, dalawa yung grass feeder niya, hindi siya nawawala ng grass. Tapos dalawa din yung water na inuman niya. So talagang hindi siya nauubusan ng water, hindi siya nauubusan ng pagkain, and ayan, hindi niya pa nauubos yung pellet niya. Hindi na siya ganun kalakas kumain kasi malapit na siyang manganak. So kung mapapansin nyo, ayan, dinodoble namin yung screen kasi para hindi siya pasukan ng predators, lalo na pag nanganak. And pinasok namin siya dito sa loob ng bahay since ang bubong naman dito ay semento, so hindi ganun kainit kasi prone yan sa heat stroke, lalo na buntis siya. So ayan, kung mapapansin nyo, yung balahibo niya ang kapal. And then, tinututukan din namin siya ng electric fan. So yung buga naman yan malamig. So para lang sigurado tayo kasi, diba, kawawa naman kung ma-heat stroke ang alaga nating rabbit. So para hindi ma-heat stroke, ito ang una kong suggestion para sa inyo. So ayan, so para maiwasan ang heat stroke, pwede natin silang lagyan nitong dextrose powder. Mura lang to. 55 pesos ko lang ata to nabili sa Shopee. So ayan. Nilalagyan ko ng powder yung lalagyan na nila ng tubig. So for example, ayan, lalagyan ko ng kalahating kutsara ng dextrose powder. And hindi to everyday, guys. 2 to 3 times a week nyo lang sila pwedeng bigyan ng ganito. Not recommended it if everyday. Pwede naman siya sa buntis. So ayan, lagyan nyo yung water nila 2 to 3 times a week. So contra heat stroke yan para sa kanila. And then ayan, kung meron kayong mga lagayan ng alcohol, lagayan ng pabango, yung basta spray na wala ng laman, so pwede nyo siya lagyan ng water. Ayan. Ito water na lang to. And then andito yung iba. Ayan. So ito si Panda. Si Panda ang lagyan natin. Teddy lion head siya. So kaya makapal yung balahibo niya hanggang sa mukha. So for example, lalagyan natin siya ng ganito. Wait lang. I-sprayin mo siya ng water dito sa table. Ayan. Make sure lang na hindi ko sa may loob ng tenga kasi baka mapasukan ng tubig. Ayan, lalagyan niyo siya ng, i-sprayin siya ng water ganun sa tenga para mapreskuhan. Tenga nag-uumpisa yung init nila. So, yun. Sprayin niyo lang ng ganun sa may tenga. Ay, Panda! Panda! So, kung wala naman kayong ganito, pwede naman, wisik-wisikan nyo sila ng tubig. Make sure sa tenga, sa tenga yung, kumbaga, temperature nila. So, dun mo din makakapa kung naiinitan sila. Pag kinapa mo yung tenga, medyo mainit yung tenga, that means medyo naiinitan sila. So, pwede nyo silang isprayan ng water or wisik-wisik ng water, pwede din. Pero huwag nyo silang literal na babasain or liligwan kasi bawal yon. Another thing, syempre, dapat iwasan yung nakabilad sila sa araw, direct heat from the sun. Malakas maka-heat stroke kasi yun. So, before sila, nakapwesto sila dito sa kabila. Pero dahil dyan, kapag umaga, naaarawan yan. So, nilipat ko sila dito. Ayan. And walang direct sunlight dyan. So, ang kisame is cemento. So, hindi ganun kainit. Ayan. Yan, mababait naman yung mga yan. Another thing is, ginawan ko sila ng yelo na ganyan. Since apat sila, so ginawan ko sila ng yelo. And then, lalagay lang natin siya dito. And then, ibibigay natin sa kanila. Didila-dila lang naman nila to. And pwede naman, pwede nyo din silang bigyan ng malamig na water na yun yung iinom nila. Yun, nakaka-press ko sa kanila. Pwede naman yun.
So, ayan, nilagay ko na sa mga lalagyan nila. So, make sure alisin nyo yung plastic kasi baka ngatin nila yun and kainin nila. So, hindi siya healthy para sa kanila. Delikado. So, make sure na alisin nyo yung mga plastic sa yelo. Or yung mismong yelo, ilagay nyo doon sa inuman nila. Pwede din yun para malamig yung inumin nila. Ayan, alisin lang natin yung plastic. Ayan. Kasi hindi maganda yung plastic sa kanila. Not recommended. So, the first one is kay Mama Mila. Although, nasa indoor siya, pero bigyan pa din natin siya. So, ayan. So, ayan. Binigay ko na yung yellow. So, dinidila-dilaan nila. Ayan. So, nilalagay niya rin yung kamay niya dun. So, dinidila-dilaan nila yung yellow. Ayan, oh. Yan, dinidila-dilaan niya yung yellow. Ay, may plastic na yung sa'yo, Chick Choco. Ito yung nuusok, panda. Inalis ko sa lalagyan kasi, ayan, ginaganyan niya. So, nilalagay niya rin sa katawan niya. Ayan. Inidilaan nila. Ayun, nilagay niya sa ilalim niya. So, para ma-prescuhan din sila and malamig. Ayun, oh, nasa ilalim niya din. Then naman, kung may mga ganito kayong bottle, pet bottle, tapos i-freezer nyo sila, lagyan nyo sila ng water, i-freezer nyo sila para pag ganyan mainit, itatabi mo sa kanila to and hihigaan nila yan. Hihigaan nila yan. And then, ang maganda lang pagka ganyan, kapag natunaw siya, pwede nyo lang siya ibalik na ganyan sa freezer and then bigay nyo ulit sa kanila para at least hindi siya messy. Kasi kapag bibigyan nyo sila ng yelo na sa kulungan nila, tas kasi yun sa akin, may poop tray. So, ayun. Nababagsak lang yung tubig dun sa ilalim. So, ayan si Mila. Ayan. So, yun lang naman. So, make sure alagaan nyo yung mga rabbit nyo kasi sobrang init ngayon. Sobrang mahina ang paglaban nila sa init. Kaya madalas na nanggigisang ng sakit ng mga rabbit kapag summer is, ayun, heat stroke. So, ito, mga nganak na siya. So, kailangan kong doble ingat. Talagang, tinututukan ko siya ng electric fan para maiwasan ang heat stroke sa kanya. Tapos, lagi siya may water na ganyan. Laging may grass. So, for next video, i-share ko sa inyo kung paano ba malalaman if preggy ba ang inyong dough. Kung successful ba ang pagbubuntis ng inyong dough. So, ayan guys. Thank you so much for watching. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa video ko para at least maturuan ko kayo ng mga kailangan gawin sa ating mga rabbits. Yan lang. Thank you!